Pakita ko lang sa inyo guys kasi yung kitchen ko ginawa ko na siya painting kasi yung dapat na libre. Hi guys, hello, good evening. Kumbawa. Yokoso, welcome to my vlog. This is Hazel once again. Good evening sa lahat. And for tonight's video, ipapakita ko sa inyo guys paano ako magbabagahe ng balikbayan box. So, kalimitan, siguro alam nyo na pag OFW or mga pag nandito sa ibang bansa, talagang common na yung balikbayan box. So, actually ako, hindi man ako nakakapagpadala lagi. So, I made sure na kahit sa isang taon makapagpadala man ako isa o dalawang beses ng box. So, for tonight, isishare ko lang sa inyo kung paano ako magbabagahe. So, samahan niyo ako guys. And this is my humble home. Pasensya na. Hindi pa masyado. Hindi ako nakapaglinis. So, welcome to my humble home. This is Hazel. So, samahan niyo ako. Yan guys, pag nagbabagahe ako, I'll make sure na matibay yung tape na nilalagay ko. Para kahit itapon-tapon siya o kahit anong gawin sa pag-ibay, hindi siya mabubuksan or masisira kaagad. So, ganito yan guys. Kailangan doble. Lalo na itong kapwitan kasi dito talaga ang yun ng bagahe ang dito nalagay ko. Kailangan super tibay siya. At saka para hindi siya mababasa, make sure na may plastic tape. So, para hindi mo na siya babalutin ng cellophane or something. Well, ito na yung pang-cover mo. Get siya, guys. Pakita ko lang sa inyo, guys, kasi yung kitchen ko, ginawa ko na siyang living kitchen kasi yung dapat na living namin, ginawang kwarto. So, ito siya guys. Wala namang bisita lagi. Pag may bisita, dito ko na lang tinatanga, pinapaubo sa dining table namin. So, ito yung simple kitchen ko. Pasensya na. Simpleng pasilit lang. Tapos, ayan. Bali, yung para kahit pa paano may parang maramdaman naman na bahay siya. Okay, paano may yung parang image ng living room. Ganun siya pala. So, mahal dito sa Japan, lalo na pag sariling bahay. Kahit sa sariling bahay ka, magbabayad ka pa rin ng tax. So, at least kung bahay na, hindi ka na magmamonthly. It's yung mga katulad namin na kung hindi ka kakayod, wala rin. So, apartment. So, yung bayad namin dito is 3 bedrooms. So, 1 living and dining kitchen na siya. Plus, separate yung bathtubs at saka toilet. Tapos, may parang receiving area dun sa So, may veranda din siya. So, yung mati namin kung sa equivalent sa peso is siya guys. Mga nasa 'Nabubuo na ako sa mat. So, nasa 7 lapad siya. So, magkano ba sa peso? I-times siya sa 46. So, kayo na bahalang magkwenta, guys. I-times siya sa 46 yung 7. Ganun lang. So, mga nasa 25 plus? 26? Ganun? So, yan siya, guys. Yan, guys. So, ito na yung plastic tape. Yan mo lang siya. Para sobrang siya guys, dito tayo siya sa gilid, ikot na siya sa buong
problema ka, kung anong ilalagay. So, minsan, pag magbubukas ako ng mouth, sa abutin ng tatlong buwan bago pumapuno kasi mahirap din kaya yung mga binibiling ipanlalagay dito. So, kailangan, ano, ipunan, pag-ipunan mo talaga siya. Ganyan. Minsan yan kasi, di ba, meron kami mga gamit dito na hindi na rin nagagamit, pinagtatapon lang. So, hindi naman siya mga sirang-sira, nagagamit pa rin naman. So, nilalagay ko na dito para, ano, minus gastos. So, ayan siya, guys. Abubot. So, yung mama ko kasi mahilig sa gardening. Isa siyang plantita. So, pang garden. So, ano to siya? Solar daw, guys. Pang ilaw sa garden. Ano-ano na lang pinagbibili ko. Tapos, may mga plastic pots. Ilang naman. Para mapuno lang yung bagahe. Tapos, yung mga kitchenware. So, ayan, mahilig din siya sa kusina. So, ito. Filters, yan, kung lang yung mga pang-abubot, yung mga so, kitchen glass. Yung mga decorative sa ano, garden, yan. Kasi nga nag-gardening siya. Bulaklak niya. And, mga chocolate, ayan guys. Yan, mga shoes. Tapos, meron kami yung ano, may nabili ako sa ano. So, yan pa yung ano. Sa mga pang-gardens niya. Ayusin natin yung namin. So, papakita ko lang kung ano yung mga pinaglalagay ko sa bagahe ko. No? So, yan siya. Nakita niyo na. Yan. Tapos, ayan pa. So, magiging ganito siya, guys. O, para sa pang-garden. Ayan. Magiging ganyan siya. So, i-ano mo na lang. So, yung mga hindi na pinagsusuot ng anak ko na sapatos. Ayan. So, sinong magkasyayan doon. Sa magkasyayan, mapagkasyahan niyan doon. So, sa kanila na. Ayan, mga shoes na maliit, malaki sa akin. Ayan. Pa-beauty nila. Ayan. Hindi pala ito nalito. Nalito sa bahay. Ayan siya. Ayan. Chocolates pa din. Ayan. So, ayan mga decorations na hindi ko na nagagamit. Ayan. Paglalagay ko din dyan. Ayusin ko pa yan mamaya guys. Sa pinapakita ko lang sa inyo. Kung ano yung mga paglalagay ko. Tapos, yan, green tea. Yan. So, pa ba? Yung mga tumblers na hindi ko na nagagamit. Sobrang dami na. Yan, so, chocolates pa more. Marami akong mga pinsang chikitin. O, ayan. Ah, may pagkakaguluhan sila pag nabuksan. Sa mga kitchenwares. Basta, ano na lang. Mga pa-beauty ni Mother. Ayan. Pa-beauty niya. Ayan. So, may nabili ako sa gusto ko ng Pasko, guys. Hindi naman namin nagamit. Ano siya? Chocolate na ano yan. Yan na chocolate siya. With champagne na. So, ayusin natin. Okay, ko na lang. Yan, mga mas pambibi. Ayan. Virus away. Hand creams. Basta, ano na lang.
Yun, pang linis ng mata. Ayan, sample daw. Dikit daw ng pustiso. Mudra. Masyadong high-tech ang Japan. Lahat na lang meron sila. So, mapupuno din yan. So, yung mga ano ba, yung mga hindi na magkasyang damit ng anak ko. So, ang walang kamatayang katramin, guys. Ayan. Yan yung mga pinaglalagay ko. So, ayusin natin yan siya. So, babalikan ko ba yung mga yan. Ito naman ito. Basta mga bubuk. Ayan. Ko na. Kasi hindi naman ginagalaw ng Janafis ko. Basta na yun. Kahit ano na lang. Chocolate again. Ready to mix na ano. Pancake. Ready to mix na siya. Ano yun muna. Favorite ko ng papa ko. Guys, iba-ibang flavor ng Kit Kat. Ayan, ano daw ito siya? White chocolate. Tapos, strawberry. Iwan ko meron ito sa Pinas. At saka, matcha. Matcha Kit Kat. Sa mga, ano, Papa Carl Shoe Hub fanatic, pwede kayong ano, pwede kayong mag-message siya. Kung gusto nyo, order kayo. Pasabay. Pwede kayo magpasabay. Yan sa mga gummy bear kasi may mga pinsan akong bulilit. Ano ba? Gawa ng mga bata. Yan. Mura lang kasi siya, guys. Ano? Tsokolate ng ano? Italian chocolate. Mura. Ang mura. Kaya gusto magpasabay. Message lang mga besh. So, ito din, pwede pa sabay. Yan. Si Madness. Mga ano ni Mudra. Sa True Pillow covers niya. Ayan. Nabili ko lang yan sa Haken, guys. Sa Daiso. Sa pera natin, mga ano, 45 pesos. May design na siya. Ayan siya, guys. Oh. Cute, diba? Cover ng ano. Cover ng True Pillow. So, meron din tayo, guys. Ano, ayan. Para sa, para kay Mudra. Ano na siya, guys? Nakatibag na na, ano, green tea. So, napakaano niya. Madaling gamitin. Hindi mo na kailangan ng ano. Yung tawag nito? Strainer. So, nakatibag na kasi siya. So, madaling gamitin. Para baby face lagi si Mudra. Ayan. Maganda na yung ano guys. Green tea. Pag iniinom siya araw-araw. Kayong mga hapon, ang maganda ng balat, ang babata. Dahil dyan. So, super ano siya. Daming tawag dito, antioxidant. So, beauty tips ko yun, guys. Ayan, chocolate ulit. Para sa mga chik-ting patuloy. Chik-ting. Mura ko to lang ko siya nabili sa Costco, guys. Costco ko, guys. Sobrang mura. Ang daming laman. Truffles. Truffles? Ano ba yung pagbasa? Na lang natin dito yung pampabeauty ni Maria. Yan. So, yung hyaluronic lotion niya. Nakakaano to siya, guys. Nakakabanat ng mukha. Pwede mo rin gawing body lotion. So, yan. Ano, ang tagal ko nang ginagamit yan. Mula noon hanggang ngayon.
kasi ako nagbabago. Siyalin yung pampaan ko. Para walang ano. Walang ring siya. Diba? Nag-check out. Ayan. Mask ng pambata. Ayan. Saan ako to dati? Hindi na nagamit. Ayan. Ayaw ng anak ko. Matigas daw. Sakit sa paa. Hala. Yan na yun. Naman, ilang beses ko lang nagamit. Nakit pa naman niya, guys. Ayan siya. Isang beses lang talaga. Maluwang. Ayusin talaga natin kasi yung mga sapatos hindi magkasya. Ayan, marami pa. So, ito yung laman ng aking balikbayan box. Yan. So, ayusin natin kasi hindi magkasya. Mga laman niya hindi magkasya. So, dito ako magbagay, guys. So, hope nagustuhan niyo yung tayo. Eh, tapos na tayo. So, hindi ko na lang hanggang gulo, guys. Kasi lang, ang gulo-gulo pa. So, meron pa tayong hindi. Eh, so, hindi siya nagkasya. So, guys. Yan. Hindi nagkasya yung ating box. So, ayusin ko ulit siya. So, pinapakita ko lang kung paano ako magbabagahi, guys. So, that's all for our vlog for today. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscription box below and the notification bell para ma-notify kayo lagi sa mga bagong videos na i-upload ko. So, this is Hazel once again. See you on my next vlog. Thank you for watching. God bless.